Isa akong nurse, nakakagraduate lang mula sa isang sikat na universidad sa Manila. Pagkatapos ko mag-apply sa iba't ibang mga ospital ay natanggap din ako sa isang sikat na pagamutan kung saan ay obstetrics ang kanilang espesyalisasyon. Sikat ang ospital sa kanilang surrogacy programs at may magandang reputasyon sa buong mundo sa larangan ng siyensyang ito. Siyempre, ako ay excited dahil sa wakas ay makakapagtrabaho na ako at makakatulong na sa aking mga magulang. Hindi rin ako makapaghintay na makita ang aking mga makakatrabaho pati na rin ang ospital mismo. Dumating ako sa Tanyag na Blessed Wing Hospital, alas 9:00 ng umaga. Sinalubong ako ng aking mga kasamahang nurse pati na rin ang ilang doktor. Mainit ang pagtanggap nila sa akin. Hindi nagtagal ay nagkaroon na rin ako ng mga ilang kaibigan at nasanay na rin agad sa aking magiging rutina. May ilang parte ng hospital na hindi ko pwedeng puntahan. At wala namang kaso sa akin yun dahil kailangan ko munang pagtrabahuhan ang pribilehiyo upang makapasok doon. Okay naman ang lahat. May isa lang parang kakaiba sa akin. Wala akong nakitang ni isang pasyente na pumasok sa ospital. Puro masasayang mag-asawa lang na kinukuha ang kanilang mga anak. Pero ang mga surrogates, wala kahit na pagkatapos o bago manganak. Ang pinakatrabaho ko ay alagaan ng mga bagong silang na sanggol at masigurado na mapupunta sila sa kanilang mga magulang. Napakasarap ng pakiramdam na mag-alaga ng isang sanggol. Minsan, naiisip ko baka isa dito ay maging sikat na atleta o kaya naman ay sumunod na presidente ng bansa. Kung titignan mo sila, halos walang magkakamukha. Tila ba mabusisi silang ginawa upang hindi magkaroon ng kapareha? Isa lang ang problema ko sa hospital na yun. Kapag nasa labas ako ng nursery room at naghihintay, nakakarinig ako ng malakas na sigaw ng mga babaeng nagle-labor. Normal naman yun na talagang may mga napapasigaw kapag nanganganak. Pero may isang sigaw doon na hindi ko malilimutan. Bakit nyo ba paulit-ulit na ginagawa sa akin? Gusto ko nang umalis. Pauwiin nyo na ako. Matapos ang ilang buwan sa pagtatrabaho ay nagkaroon na ako ng lakas na loob na itanong kung ano bang mga sigaw na yun. Alam nilang tinutukoy ko pero katahimikan lang ang sinagot nila sa akin. Sinabihan ako ng aking kabady na huwag raw akong mag-alala dahil okay lang ang lahat. Wala daw akong dapat ikabahala. Nagpatuloy ang mga pagsigaw na rinig hanggang sa hallway ng hospital. Minsan pumupunta na lang ako sa nursery room dahil tahimik doon. Pero parang sinusundan ako ng mga sumisigaw na tila humihingi ng saklolo. Lumipas ang isang taon sa trabaho at hindi na rin ako restricted sa ibang mga parte ng ospital. Ibig sabihin, malaya na akong makakapag-imbestiga kung ano nga ba at ano ang ibig sabihin ng mga yun. Wala naman akong dapat gawin pa sa bandang doctor's lounge, pero gusto kong masagot ang tanong na bumabagabag sa akin sa loob ng nagdaang taon. Habang naglalakad sa hallway, narinig ko muli ang sigaw na narinig ko noong nakaraang taon. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa iisang tao lang galing ang sigaw na yun. Nanganganak na naman siya. Delikado yun. Alam niya rin dapat yun bilang isang professional surrogate. Narinig ko siyang muli na humingi ng tulong at nagmamakaawa na pakawalan na siya. Pakawalan? Anong ibig sabihin nun? Di kaya siya ay nasa ospital ng labag sa kanyang nais? Naghintay pa ako ng ilang linggo bago ako nagkaroon ng lakas na loob na sipatin ang mga kwarto na nasa bandang likuran ng hospital. Night shift ako noon at mas okay dahil kakaunti lamang ang tao. Hindi ako mahuhuli kung sakali. Naglakad ako sa hallway papunta sa mga delivery rooms at sa isa pang doctor's lounge. Habang naglalakad, ay nakarinig muli ako ng sigaw ng papaing manganganak. Ang nakakapagtaka ay nanggagaling ang sigaw mula sa isang mga kwarto. May incubators na label sa pinto. Wala akong nakitang ibang tao sa maternity wing o kahit sino lumabas sa delivery room.
kaya naman ako na ang pumasok upang i-check ang babae. Isang aksyon na sana ay hindi ko na lang ginawa. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang eksenang hanggang ngayon ay nagpapasakit sa aking ulo. Sa loob ng isang malaking kwarto ay may 20 mga kama. Sa bawat mga kama ay may mga nakahigang mga babae na buntis sa iba't ibang buwan. Lahat ng mga kababaihan ay mga bata pa at iba't iba ang lahi. Ang kanilang mga kamay at paa ay sadyang pinutol. Ang mga kawawang babae ay nag-iisa. May mga tubes at IV na nakaturok sa kanilang mga kawawang katawan na nagpapanatili sa kanilang buhay. May isang babae na tila Amerikana dahil sa kulay ng kanyang buhok ang nakakita sa akin. Ang kanyang tiyan ay halatang malaki masyado kumpara sa kanyang katawan. Isang senyales na naaabuso ito. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita dahil sa pagkabigla. Nakatulala lang ako. Ayaw nila kaming pakawalan. Paulit-ulit nilang ginagamit ang katawan namin. Napatakbo na lang ako sa takot. Tumakbo ko hanggang sa makabalik ako sa nursery. Titignan kong mabuti ang inosenteng sanggol. Eh, hindi maaaring resulta ito ng kahindik-hindik na eksperimento. Ang mga magagandang sanggol na ito? Pagkatapos ng shift ko, ay agad akong umalis at naiiyak dahil sa mga kaawa-awang babaeng inabandon ako. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil doon. Tila naririnig ko pa rin ang kanilang mga sigaw ng paghingi ng saklolo. Matapos ang 2 ay nagbalik na ako sa hospital. Habang naglalakad sa nursery, ay nakita kong isang sanggol na may blonde na buhok. Katulad ng buhok ng babaeng humihingi sa akin ng tulong. At doon ko na lamang totoo ang mga nakita ko. Nagpaalam ako sa aking supervisor na masama ang aking pakiramdam at ako ay uuwi na muna. Nang makarating ako sa bahay ay agad akong tumawag sa pulisya upang iulat ang kahindik-hindik na kaganapan sa sikat na hospital na yon. Dumating ang mga pulis sa hospital at nakita mga pangyayaring nakita ko rin. Dinala mga kababaihan sa ibang hospital at ang Blessed Wing Hospital ay tuluyan ng isinara. Nakahinga ako na maluwag dahil doon at hinintay ang balitang ipalabas sa telebisyon. Pero hindi ito nangyari. Walang kwentong lumabas at hindi rin nabanggit ang mga human incubators na na-rescue mula sa hospital na yun. Sa katotohanan, walang mga record na may dinalang mga babae sa kalapit na hospital. Ilang buwan na lumipas nang may mga bagong hospital na tinayo hindi kalayuan sa aming lugar. Nakakapagtaka at surrogacy rin ang specialty nila.